From previous video, pinakita natin kung paano mag-register or gumawa ng account sa XM Forex Trading Account. This time, kailangan natin i-verify yung account natin sa XM para nga naman magawa natin yung mga features katulad ng mga pag-deposit and ultimately makapag-withdraw ng pera natin dito sa XM. And from here, pwede kayo mag-log in. In case kasi na nakapag-log out kayo or nag-time out, nawala ng internet connection, pwede kayo ulit makapag-verify ng account after makapag-log in. From here, magpapakita yung mga additional information na required. Itong FATCA is may mga konting question lang dito. So, unahin na rin natin to. Are you a US citizen person? Sa akin, no. Click ko yung submit. Pag kasi US citizen, may mga additional na tax para dyan. This time, verification na tayo. Click ko yung verify your account here. And then, click ko tong start verification. Click ko tong start. And then, ito yung pwede natin gamitin. Yung passport, driver's license, or identity card. Sa identity card, dito pasok yung YuMi, GSS ID, or ibang valid government-issued ID. And tandaan, may mga IDs na hindi sila tinatanggap. So, katulad nito, birth certificate, company ID, credit card, student ID, visa, hindi yan accepted. Again, valid government-issued photo ID. Andun yung picture ninyo, andun yung complete name ninyo. Click ko tong identity card para makapag-upload na. From here, since yung computer ko is walang webcam, pwede naman natin ituloy yung pag-sign up gamit yung mobile phone. So, click ko to. Dito sa phone ko, i-scan ko lang yung QR code. And then, click ko lang tong link. Since hindi siya naglo-load, kahit anong hintay ko, i-send ko na lang yung link via email. Click ko tong send. And may ma-receive dapat tayong link dun sa email natin. So, from the email, pwede nyo na i-click yung link and then pwede na tayong mag-proceed. May redirect tayo sa website ng Jumio and then from here, click ko na yung start na button. Sa step na to, uunahin natin yung ID and harap at likod yung dapat picturean. Click ko yung start. Allow ko lang din yung camera. Balik gagawin to every time mag-picture. So, kunin ko lang yung picture ng ID ko. Just in case na malabo yung pagkakakuha ng picture, pwede naman din ulitin. So, this time, nakuna na, checking the image. I think medyo magiging malabo to. So, ang gagawin ko is try again. And then, allow ko lang ulit yung camera. Picturean ko lang ulit yung ID ko. And, pwede na ako mag-proceed by clicking confirm. This time, yung likod naman. So, uulitin lang din yung same na process. I-allow lang din yung camera and make sure na malinaw yung pagkakakuha. Next step is yung face verification naman. So, ito na yung last step dito sa phone. So, allow ko lang ulit yung camera and then mag-selfie lang din ako. I-make sure lang din na malinaw yung pagkakakuha, maliwanag, and kuha yung buong mukha hanggang dibdib. So, habang ginagawa ko yung sa phone, eventually na-log out ako dito sa computer ko or sa web version ng XM. So, nag-login lang din ako ulit. And then from here, verified na yung account ko. Ang kailangan na lang natin gawin next is yung pag-deposit dito para mag-reflect na rin yung balance ko dito. And then from there, pwede na tayong mag-trade. Dito sa bandang baba, pwede tayong mamili ng option na deposit. And then afterwards, pwede nang mag-open ng position and then eventually mag-withdraw. And by the way, kung sakali na gusto nyong mag-open ng another account, let's say yung una nyong in-open na account is ultra low, and then gusto nyong mag-open ng standard na, pwede naman by clicking this open additional account and then real account, mamimili na lang kayo ng account type and also ng leverage para dyan. Also, yung gagamitin nyo ng platform, either MT4 or MT5. So, napansin niyo mabilis mag-verify ng account dito sa XM. Hindi tayo umabot ng hours or another day. Yan ay based experience ko. So, let us know kung ano yung experience ninyo. Hopefully, the same din. And sa mga succeeding transaction, kung paano mag-deposit, and also yung pag-withdraw, pag-trade, andito na yan sa playlist sa baba. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!